ba dyan? Meron konti. Bakit? Kailangan ko na kasi makompleto yung hinihinging multa nung dyan sa naging gulo disco. Ano na ngayon ang balak mo, Israel? Alam mo namang maliit lang ang kinikita ko. Paano ko pababayaran yung ganung kalaking multa? Yung judge na yun talaga. Malalaman din niya kung sino kinalaban niya. Alam niyo ba kung anong gagawin ko? Aalamin ko bahay niya at papatuhin ko yung bitana nila. Wala akong malulusan yung bitana. Babasagin ko talaga lahat. Ano kaya yun? Ang mga bintana niyo parang binabasag lahat. Ikaw pala ng babato. Ano ba problema mo, iha? Halika nga rito. Bumalik ka. Sabi nang bumalik ka eh. Napakasama kasi na ugali niyo eh. Yung mga kaibigan ko wala silang pera. Pero pinagbabayad niyo pa rin sila na 2,000. Ano, Judge? Alis na ako. Mag-ingat mo kayo palagi, ha? Wala ka pala. Sa inyo. Bye-bye. Kang bata ka. Kumusta ka? Bumalik ka rito. Walang kalan. Bakit ba huwag kayo magsabay-sabay? Tumayimik din lang. Sige, ano bang reklamo ninyo? Meron kasi isang tao nakatira sa lugar namin. Pag hindi na nilalakaw mga bulaklak ko, gaya na naman ang pinagsilis kita ay akatulong ko kayo na yan. Sa ang pangalan ng magnanakaw na yan, Marichuy, kailangan siya makulong dahil sa mga ginawa niya. Bitiwan niyo ako! Nakita tayo agad. Sinabi ko na nga hindi magtatagal, babagsak ka rin sa kamay ng bata. Wala akong pakialam! Sa tingin ko, kailangan linisin ang lipunan mula sa mga kalag at basura ko lang mo. Linisin? Paano may patingin niyo sa akin? Basura? Ano nangyayari dito? Sabi mo daw aga kita pag kailangan kita. Hindi ba? Nangako ka sa akin na tutulungan mo ako, hindi ba? Oo, tutulungan kita. Kinasa dun sa babae? Nakalagay po dito, sir. Nagnakaw po siya sa lugar nila. 12 litro ng gatas. Mga ilang bahay ang ninakawan niya ng mga gatas. Mga kapitbayan nagsampa ng reklamo sa Maria de Jesus. 12 litro ng gatas? Yes, sir. Yun po ang nakalagay dito. Kahit tignan niyo pa. Malamang ibinenta niya mga para mabilis kumita ng pera. Oy, kasi sinukaligan yan. Hindi siya gatas. Sinukaligan na sinasabi mong yan sa kanya. Meron niyang konting kalokohan ng aking anak, pero hindi siya magnanakaw tulad ng sinasabi ninyo. Wala kang karapatang akusahan magnanakaw ang aking anak. Kumilaon lang po kayo, Mrs. Hindi po kami nag-akusa sa kanya, Aling Candelaria. Kumilaon lang po kayo. Sandali. Pero, ayon sa statement, ang taong nangunguna sa reklamong yan, isang babae nagngangalang Casilda Lopez. Sinungaling ang babaeng yan? Si Casilda talaga kahit kailan. Marichuy, ano bang ginawa mo dun sa mga gatas na hinako mo? Binenta mo ba? Eh, hindi. Kung ganun, sa mo din la. Sa bahay ampunan. Pero bakit? Kasi yung mga bata doon, hindi sapat ang kinakain nila. At naitindihan ko sila. Alam ko kasi ang pakiramdam na matutulog ng kahit walang anong laman na sigmura mo. Marichuy, Paano mo nadala yung 12 litro ng gatas dun sa bahay ampunan? Sa isang bag ko lang nilagay yung lahat ng yun. Halos hindi ko nga mabuhat yun eh.
Pero mas naisip ko yung mga batang nagugutom. Pero hindi ba naisip na posible kang makulong sa ginawa mong yan? Eh di pa kulong mo ako. Wala ko pa kailam. Hindi ka ba lang magsisisi? Hindi ko gagawin yun. Hindi ko gagawin pagkatapos ko makita yung pananabik ng mga bata na makainom kaagad ng mga dinala kong gatas. Hindi nyo alam yung sakit at yung sayang nararamdaman ko ng mga oras na yon. At bakit hindi ko nanakawin yung mga gatas, ha? Kung umiinom ng gatas sa mga kapitbahay namin araw-araw, samantalang yung mga bata walang mainom kahit isang araw lang. Ngayon alam nyo na, kahit na magnakaw pa ako paulit-ulit sa mga yon, gagawin ko pa rin. At wala akong pakialam. Para sa akin, hindi siya dapat makulong. Oo nga, may nagawang pagkakamali si Marichoy, pero mabait siya. Huwag ka magpaloko sa kanya, Miguel. Isang kriminal ang babaeng yan. At siguradong mas lalala pa yan sa oras na pinabayaan natin siya. Pero kung sakaling... Lalong lalala yan habang tumatagal dahil hindi mabuting mga tao nakapaligid sa babaeng yon. Ang totoo, nakikita ko sa kanya, malapit na siya maging patapon. Yun ang dahilan kung bakit gusto kong tulungan natin siya. Pero paano? Nagre-remedy siya. Walang makapipigil sa kanya. Hindi nag-aaral. Walang permanenteng trabaho. Walang pwedeng gumabay sa kanya. Pero may mag-aalaga lang sa kanya ngayon. Hindi ba nakita mo naman kanina kung anong klaseng babae ang nagampo sa kanya? Kahit gaano siya kabayad, walang gaano magagawa ang babaeng niyo sa kanya. Judge, mas lalong masisirang buhay niya sa loob. Sa palagay ko, hindi yata tamang desisyon niyo. Pwes kailangan niya isang tao magiging responsable sa kanya para hindi nila balikan ang dati niyang trabaho, Juan Miguel. Bakit kaya hindi ikaw ang tumanggap ng responsibilidad sa kriminal na yan? Ano na? Pwede na daw ba ako makalaya? Hindi, Marichoy. Bakit hindi? Huwag akong mag-alala dahil tutulungan mo ako, di ba? Sinasabi mo sa akin. Oo nga, pero kasi... may problema kasi. Hindi mo ako pababayaan, di ba? Tulungan mo ako. Nangako ka sa akin, di ba? Oo, pero kasi nga... Kailangan natin magdesisyon sa Roman. Nasabi ko na, opinion ko dyan. Kailangan ko ng pagsangayon mo para makapagpatuloy na tayo. Pagkatapos ikukulong ba nila ako? Sige na. Pwede bang diretsyohin na lang ako? Sige na, Dr. San Roman. Magdesisyon ka na. Judge, ganito na lang po. Kung wala nang ibang paraan, tinatanggap kong responsibilidad. Ako nang bahala kay Marichoy. Talaga? Totoo ba yan? Malaya na nga po siya. Malaya na siya. Maraming salamat lang, Diyos. Pinakinggan tayo. Tulad ng aking sinabi, may mabuting kalooban talaga ang batang yan. Kaya nga lang may ilang kondisyon na kapalit ang kalayaan niya. Nako, sinasabi ko na nga ba? Alam ko na yan. Palagi namang ganito nangyayari, hindi ba? Ano ba ang mga kondisyong kailangan? Kung merong isang mag-aalaga sa kanya, pipirmahan ni Judge Bilarde ang papers para makalaya siya. Okay. Hindi mananatili si Marichoy sa kulungan kung sakaling may magiging responsable sa kanya. Sige, ako na ang bahala kay Marichoy. Ako na lang ho. Ako. Gagawin ko ang aking makakaya. Kami nang mag-aalaga sa kanya. Oo, pero sir, huwag niyo siya pababayaan sa kulungan. Pero hindi maaaring isa sa inyo mag-aalaga sa kanya. Bakit naman? Dahil hindi niyo siya kayang kontrolin. Paano yan? Makukulong pa rin siya? Hindi. Hindi? Hindi po. Hindi na po yun kailangan. Simula sa oras na ito, responsibilidad ko na si Marichoy. Ha? Pinirmahan ko na ito release papers, Dr. San Roman. Malaya na siya ngayon. Salamat. Sana lang hindi mo pagsisiyan ang naging desisyon mo. Ay, salamat. Malaya na ba ako? Oo, malaya ka na ngayon. Talaga? Pero hindi ka na babalik sa dati mong tira. Titira ka na sa bahay ko. Sandali, ano ginagawa natin dito? Huwag mo sabihin ito ng bahay mo. Wala nang iba, Marichoy. Totoo bang dito na ba talaga?
na ako titira? Oo, oh, dito ka na sa bahay ko titira. Para din bang inaampun mo na ako? Parang ganun na nga. Akong bahala sa pag-aaral mo pansamantala. Ganun ba? Ngayon naiintindihan ko na. Sinakripisyo mo ang sarili mo para hindi ako manatili sa kulungan. Parang ganun na nga yun. Alam mo, hindi ako makapaniwala. Maraming salamat sa pagtulong mo sa akin. Sa ginawa mo to sa akin, igagawa kita ng altar. At ipagdarasal kita habang buhay. Pangako sa'yo, maniwala ka. Pangako ko, ikaw lamang ang mamahay. Pangako ko, sa'yo lamang ang aking pag-ibig. Ang buhay ko, sa'yo lamang iaalay. Yan ang pangako ng puso ko. Talagang katabaan ng babaeng yun. Ay, nako. Lapad. Ang lapad-lapad eh. Ang pesko. Pinakiusapan ko na ang kapatid mo. Kaalis ko lang ng mga gamit ni Viviana sa kwarto niya kagabi. Halatang sagabal na mga gamit na yun sa kanya. At ayaw na niya makita pa ang mga yun. Intindihin niyo na lang. Mahirap talaga para sa kanya kung makikita pa niya mga personal na gamit ni Viviana. Dahil yun ang nagpapaalala kay Viviana? At yung mga alaala ng anak ko, nagpapakonsensya sa kanya. Hindi po yun ang dahilan, tita. Ang pagkamatay ni Viviana, isang aksidente at isa... Huwag na nga natin ipagpilitan ang rason na yan, Rocio. Unfair naman kasi pag-isipan niyo ng ganyan ang kapatid ko. Napakabait ng kuya ko para isipin niyo magawa ang ganong napakasamang bagay. Tita, wala kayong karapatang mag-isip at magsalita ng ganyan sa alam kapatid ko. Alam ko kung ano ang binibitiwan kong salita. Oh, sige, edi kayong bahala. Ah! Ano ba naman yan? Parang mo kayo nakakita ng patay. Ikaw yung babaeng... Oo, ako si Marichuy. Oo, ikaw nga yun. Ikaw yung anak nung labandera namin, hindi ba? Pero bakit narito ka? Yung may-ari ng bahay na to, yun yung psychiatrist na nagdala dito sa akin. Pero bakit? Pinagbintangan kasi ako maglanakaw sa lugar namin eh. Aba, hindi tama yun, no? Grabe, at yung judge, ang ipakulong pala ako nasa isip niya. At bakit ka naman rin makukulong ng judge na yun? Alam nyo kasi, yung isip niya, eh parang hindi nakakaintindi. Mukhang isip hindi niya? Nyo rin nagigets eh. Sabagay, matanda na kayo kaya hindi nyo naiintindihan ng mga kabataan ngayon. Hoy! Konting respeto, pwede ba? Hindi mo ako kilala! Gawan mo ako ng pabor at ang gusto kong gawin mo, umalis ka na sa pamamahay na ito ngayon din! Ah, ganito talaga dito? Unang kita mo, tatarayan mo yung tao? Tumigil ka na! Hindi ko maisip kung ano talaga ang nasa likod ng mga kalokohang ito. Ah! Pero si Juan Miguel, kailangan niyang ipaliwanag ang lahat ng ito. Juan Miguel! Pwede bang ipaliwanag mo sa akin kung anong ginagawa ng hampas lumang hindi ka sa bahay? Nakasalubong ko ang babaeng yun sa may pasilyo. At ang sabi niya sa akin, dito na lang siya titira! Ano
Ano bang kalokohan yun, Juan Miguel, ha? Sige nga, ipaliwanag mo nga sa akin. Hindi. Hindi yun kalokohan, Mama Onelia. Totoong sinabi niya. Pero Juan Miguel! May problema kasi siya at nangako ako na aalagaan ko siya tutulungan. Naintindihan niyo na? Hindi. 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 Hindi ko naiintindihan ang lahat ng ito. Hindi pwedeng manatili sa bahay na ito. Hampas lupang yan, Juan Miguel. Hindi pwede! Mama Onelia! Alam mo, kahit katiteng wala akong nararamdamang amor sa babaeng yan! Kailangan mong palayasin ang pakawalang babae niya dito sa bahay. Kagabi lang po kasi talaga nangyari ang problema niya. Sasabihin ko sana sa inyo ngayong umaga. Ha, talaga? Well, nakapag-desisyon ka na bago mo sabihin sa akin. Gusto ko siyang tulungan at yun lang ang dahilan ko. Hindi ko mapapayagan ito. Ikaw ang gumawa ng problema, Juan Miguel. Pinasok mo ang sitwasyong yan, kaya ikaw ang umayos niyan. Halika na, Mayita. Halika. Dito ka kay Papa. Puntahan mo na si Balbin at maghintay na kayo sa pintuan. Kasi mamaya, nandiyan na yung school bus mo. Hmm? Opo, Papa. Oh, sandali lang. Nasa rin, kiss ko. I love you, baby. Love you too, Pa. Magpapakabait ka. Hindi tuloy ako makakain dahil sa mga sinabi sa akin ni Balbina kanina. Ah, ikaw pala. Kumusta? Malamang kinausap ka na ng matanda tungkol sa akin. Maniwala ka, wala akong ginawa sa kanya. Nakasalubong ko siya kanina, kaya alam ko ano-ano mga pinagsasabi niya sa akin. Wala akong ginawa. Nagalit siya. Eh kasi, sinabi ko dito na ako titira sa bahay niyo. Huwag kang mag-alala. Alam ko ang totoo. Alam ko lahat. Paano na? Paalisin mo ba ako dito? Nagbago na ba isip mo? Sabihin mo lang kung kailangan ko na umalis. Huwag muna yan ang isipin mo. Dahil hindi ka alis dito sa bahay. Pero meron lang ako ipapakiusap. Iwasan mo na lang ang babae niya, lalo na kung wala ako dito sa bahay. Okay? Ayoko naman talaga makita yung matandang yun eh. Promise ko talaga, magpapakabait ako at hindi ka magsisisi sa pagtanggap mo sa akin dito, ha? Tutulong ako sa paglinis ng bahay. Gagawin ko lahat ng iutos mo sa akin. Hindi. Wala kang ibang gagawin. Hindi ka magtatrabaho dito sa bahay. Ano na lang pwede kong gawin? Kung anong ginagawa ng miyembro ng pamilya. Ako, pamilya? Oo. Oh. Isa na akong kapamilya? Nakakatuwa. Pinangarap ko magkaroon ng pamilya. Tuloy po kayo. Naghihintay po si Judge Villardes sa lounge. Okay, thank you. Talagang nasa oras ka palagi. Yun naman po ang dapat. Gusto mo bang sa Arden na lamang tayo mag-usap? O dito na lang? Kayo na po bahala. O sige, dito na lang. Martina, please, pakibigyan mo kami ng kape. Opo, Sir Patricio. Ah, tama-tama. Narito na sinasabi ko sa iyo kanina ng sorpresa. Dr. San Roman? Meet my daughter, Estefania. Pangako ko, ikaw lamang ang mamahalin. Pangako ko, sa'yo lamang ang aking pag-ibig. Ang buhay ko, sa'yo lamang inaalay. Yan ang pangako ng puso ko. Iha, siya si Dr. Juan Miguel San Roman. Kumusta? Pleased to meet you. Okay na, okay. Sige, pakakawalan na kita. O yan, sige o. O langoy na o, ito na o. Wag! Ano ba naka? Sandali lang! Wag! Ay, naku, nakakagulat ka naman. Ano yun? May sinabi ka? Hindi ko naintindihan eh. Pag hello ka naman sa akin. Hi. Sandali, ikaw yung anak ni... Yung anak ni Dr. San Roman pala. Oo, ikaw ba si Marichoy? Ako nga.
Nakakatuwa ang pangalan mo. Sino ang pangalan sa'yo? Mama mo, papa mo? Salamat. Estefania. Yes, papa? Pakisabi mo sa mama mo na nandito na si Juan Miguel San Roman. Okay, papa. Excuse me. Go ahead. Ano masasabi mo sa kanya? Maganda ang inyong anak. Pero ang alam ko, hindi kayo nagkaanak ng asawa niyo. Yun din na sinabi ko sa iyo, di ba? Pero ang nakakatuwa, mali pala ako. Mas lalo na yata nalito ka sa akin. Tama nga kayo. Napakaganda at napakahabang istorya. Ikukwento ko sa iyo lahat. Hindi mo ba sasabihin kung sinong nagbigay ng pangalan mo? Eh, kasi posibleng pare, hindi ba? May isang pare. Tinatawag din niya ako Maria Antonieta. Kasi yung mga pare ang nagbibingit sa atin. Ang pumili ng pangalan ko si Mama, pero ayaw naman yun ang papa ko. Kaya naman ang tawag nila sa akin, Mayita. Ah, bagay sa yung pangalan mo. yung pangalan mo, sinong pumili niyan? Ang mama mo? O ang yung papa? Ang totoo kasi niyan, wala akong mama at papa. Nasa heaven na sila? Alam mo, nasa heaven na rin ang mama ko. Pati lola ko nasa heaven na rin. Pero nakilala mo ba sila? Hindi. Hindi pa. Imposible yun. Teka, magtatrabaho ka na ba dito sa bahay? Hindi. Sabi ng papa mo, miyembro na rin ako ng iyong pamilya. Okay yun, di ba? Bakit? Ang lola ko kasi, ayaw ka niya dito tumira. Ano? Ganun ba? Pero alam mo, hindi ako alis dito. Kahit na ayaw pa sa akin yung matandang bakulaw. Mayita! Anong ginagawa mo rito, Mayita? Lola! Wala kang kailangan gawin dito sa swimming pool! Baliwari ba? Lalo na makipag-usap sa tao, hindi mo kakilala. Hindi ba huwag niyo sasaktan? Mas malaki katawan niyo sa kanya eh! Tumahimik ka! Isa ka lang hampas lupa! Eh, di gawin yung gusto niyong gawin dahil mangyayari na sa inyo ginagawa niya! Bastos ka! Tandaan mo, pagbabayaran mo ang pagpunta mo dito sa bahay! Aray ko! Lola! Aray! Sandali po! Aray ko, Lola! Aray! Sandali lang! Nakakainis talaga. Ano masasabi mo sa istorya? Maganda, wala akong masabi. Wala talaga akong kaalam-alam sa nangyari. Tinago ni Cecilia niyo sa akin sa takot na baka iwanan ko siya ulit. Kung hindi pa dahil doon sa kaibigan niyang nagpunta, malamang sa ibang tao ko pa malalaman ang katotohanan. At hindi namin alam kung kailan may babalik ang aming anak. Hindi ko ma-imagine kung gaano kayo kasaya. Oo, masaya kami ng asawa ko. At totoo niyan, kailangan talaga namin ang anak. At saka isa pa, maganda siya. Mana po siya sa inyong asawa. Oh, well, maganda rin naman si Viviana. Tama nga kayo. Maganda nga si Viviana. Aduh. Balik. Bakit ba hanggang ngayon wala pa rin siya? Bakit ba ako naapektuhan sa sinabi ng matanda? Ang abang niya. Tumahimik ka! Isa ka lang, hampas lupa! Ewan ko. Kumusta kayo dyan? Namimiss ko na silang lahat. Papapilit! Papapilit! Doggy quack! Doggy quack! Ang ganda ng doggy ko, no? Pangarap ko'y ikaw sa tuwi na pag-ibig mo'y aking hangat. Patawarin mo ko, Juan Miguel. Ang bait mo sa akin, tapos ganito ako. Ito ang mga dapat mong abangan. Grabe.
Grabe, ang gwapo-gwapo niya. At ang lambing pa. Sabi nga ni Gandhi, baka raw may gusto siya sa akin. Hindi, malabo. Imposible yung mangyari. Gusto kong magtapat ka sa akin. Sabihin mo sa akin ang totoo. Bakit ba, Eduardo? I-love ako kay Marichoy. Ano ba? Bakit ba yung makasakit? Kaya mo matanda ka, hindi mo kalaban mo? Ano nangyari dito? Mabuti kumating ka na! Anong gulo to? Iyak kasi babaeng yan eh! Napakawalang iyak! Sinaktan niya ako! Dinulak niya ako sa kama! Wala ka talagang pakialam kahit kasing dumi pa siya ng aso o ng basura! Palibasa kasi nabunag ka na ng kagandahan ng babaeng yan! Huwag nang bibitiw sa tinututukang telenovela Maria de Jesus, alas 3:45 sa Hapon Testing. Say you.